Ngayon po ay basahin natin ang ating mga Biblia dito po sa Mark chapter 7, no? Mark chapter 7 verse 1 and following po ang babasahin ko. At ito po ay part 2 ng aking pong pinasimulan last week about religion or relationship. Mark 7 verses 1 and following. Ito po ang sabi sa NIV. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the teachers, to the tradition of the elders, instead of eating their food with defiled hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions.'" He continued, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is, devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Part 2 po ito ng "Do you have a religion or do you have a relationship?" Now, let me introduce my message by saying this. Ang guilt po ay isang major problem ng humankind. Ang pagkakasala po, o pag ang tao po ay nagkasala, yan po ay tinatawag niyang malaking major problem ng taong nagkasala. At gagawin po ng taong nagkasala ang lahat ng paraan para po maibsan, maalis yung kanyang guilt. Okay? Minsan yung iba, idinideny nila na sila ay nagkasala. Para bang wala namang, nagkukunwaring wala namang masamang nangyari sa kanila. Yung iba naman po ay winawalang halaga nila yung kanilang pagkakasala para maalis yung guilt. Sinasabi nila, ay, lahat naman eh, ginagawa yan eh. O, binawalang bahala po nila. Yung iba naman, binababa po nila yung standard ng salita ng Diyos. At dahil dito, iniisip nila, sabi nila, hindi naman masama ang ginawa ko. So, para lang maalis, no? Yung hope, iniisip nila, maalis po yung guilt sa kanilang puso. Yung iba, binibintang nila sa iba. O yung iba, pinaparusahan po nila ang kanilang sarili para maalis po yung guilt. Pero isang major pong ginagawa ng mga tao pag sila po ay nagkaroon ng kasalanan o nakagawa ng mali o kasalanan ay karamihan po, lalo na yung mga religious o part sila ng isang religion, ay they are doing or attending religious activities. Yun po ang karaniwang ginagawa nila. Tayo pong mga Pilipino, ay mga most of us ay laking Katoliko. Kanya po ang isa sa mga ginagawa nating mga Pilipino ay yung pong we attend religious activities or we perform religious rituals. Sa pag-asa na pag ginawa po natin yon ay maaalis ang ating guilt o patatawarin tayo ng Diyos. Pero ang sad news po ay ang lahat po na binanggit kong ito ay hindi effective.
lahat pong yan, lalong-lalo na po ay yung paggawa ng mga religious rituals. Now, bakit po ganun? Kasi po kung babasahin mo ang Biblia at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, only Jesus, by believing on Him, can remove our guilt, can cleanse us from our guilt. Only Jesus, by believing on Him, will remove the guilt from us, not by practicing religious ceremonies or activities. Tanging si Jesus lamang po. Okay? Ang siya pong makapaglilinis ng ating mga budhi pag tayo po ay nagkasala. Sa pamamagitan po ng paniniwala, pagtitiwala po natin sa Kanya. Hindi po sa pamamagitan ng mga religious ceremonies. Dito po sa mga talatang ito, yan po ang gusto kong bigyan pansin sa bawat isa po sa atin. Yung una, tingnan po natin. Tingnan po natin yung problema. Okay? Kung bakit ang Panginoon lamang ang makapaglilinis ng ating mga budhi pag tayo po ay nagkasala? Kasi po may problema yan. Hindi po yung mga religious ceremonies kasi may problema. And what is the problem? The problem is this. Okay? Ang Panginoon po can see through a person's hypocrisy. That's the problem. Okay? Ang Panginoong Jesus po can see through a person's hypocrisy. Wala pong makatatakas doon po sa penetrating eyes ni Jesus. Ang Panginoon na babasa po niya at nakikita po niya ang kaibuturan ng puso ng isang tao sa kanya pong mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga religious activities. Okay? Yan po ay makikita natin dito sa tagpong ito. No? Na ang Panginoon nakita po niya ang mga religious leaders. Nakita po, makita natin ito doon sa insistence ng mga religious leaders na obserbahan nila yung man-made traditions. Okay? Nakita yan ng Panginoon eh. No? Ang senaryo po ay ganito. That time, meron pong fact-finding committee ang mga Pharisees and the teachers of the law na galing po sa Jerusalem. Okay? At pumunta po sila sa Galilee. Okay? Para po tingnan nila yung phenomenon na naririnig nila na merong isang Jesus ang pangalan na nagsimula sa Galilee, which is in the northern part of Israel, na nagtuturo sa mga tao and he is getting some following. Kaya po ang mga religious leaders from Jerusalem, from the south, they sent a fact-finding committee para imbestigahan po nila si Jesus. Now I want you to understand na no, ganun po ang scenario ngayon. Habang nandun po yung mga religious leaders na ito, ay napansin nila yung pong mga disciples ni Jesus na kumakain sila with unwashed hands. Okay? Now, si Mark po ay pinaliwanag niya yung unwashed hands, yung pong ceremonial washing. Napansin nila na kumakain yung mga disciples ni Jesus with unwashed hands, meaning they are not doing the ceremonial washings na pinatutupad po ng mga religious leaders alinsunod doon sa mga traditions po ng mga elders. You see, after the Babylonian captivity po kasi, yung mga Jewish scribes ay nagset po sila ng napakaraming regulations nang sa ganun po, mabantayan nila yung mga Hudyo na hindi ma-violate yung pong mga laws ni Moses. Na yun po ay nagbigay sila ng napakaraming regulations, no? Na para lamang bantayan nila yung mga Hudyo na hindi nila labagin yung mga batas ni Moses. Okay, napakarami po niyan. In fact, sa sobrang dami po, sa halip na makatulong, itong mga regulations na ito ay nakabigat sa mga Hudyo. Okay? Now, halimbawa, yung pong Jewish Misna, na yun po ay compilation ng mga Jewish oral laws na ginawa po yon noong 200 AD. Okay? Alam mo ba ninyo, there are 35 pages instructions about washing. Just imagine, just washing. Pag naghuhugas ka ng kamay, naghuhugas ka ng kung ano-anong pinugasan niyan, there are 35 pages
Okay? Na dapat mong basahin, dapat mong malaman kung paano ka maghuhugas. At saan po ang nangyayari na at the time ng panahon ni Jesus. Okay? Now, tungkol po sa ceremonial washing, bakit po ganun ang mga religious leaders po nila that time? Kasi po, binabantayan nga po nila yung utos ni Moses. Halimbawa, dun sa Leviticus chapter 5, ito isang utos ni Moses. Sabi niya, kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutin. No, ito ang iniingatan po nila kasi merong utos si Moses na baka merong mga Hudyo na maruminhan doon sa mga bagay na makakarumi sa kanila. Dito sabi niya, hayop o anumang bagay na maaaring makarumi sa tao na unknowingly nadumihan siya, pag nalaman niyang nadumihan siya, mananagot din siya. Kaya ang ginawa po ng mga religious leaders ay gumawa sila ng regulations para matiyak nilang hindi sila marurumihan. Okay? At hindi sila mananagot pag sila narumihan. Kaya gumawa sila ng regulations regarding washing. Okay? Now, so, nung itong mga religious leaders, nakita nila yung si Jesus, yung mga disciples niya, hindi nila ginagawa yung regulations nila, they took fault kay Jesus. Okay? Okay? Gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na ito pong mga unang disciples ni Jesus were from the north, from Galilee. Doon po yung mga Hudyo sa Galilee, sa north po, they are more liberal than the south. Doon po sa Jerusalem. Okay? Sa Jerusalem po kasi nandun yung mga religious leaders. Na, kaya yung preservation ng tradition ay nandoon. Okay? Pero yung pong mga nasa north, they were more liberal than the southerners. Kaya po yung mga disciples ni Jesus ay mostly were from the north. Okay? Now, nung pong inimbestigahan nung sa south, yung pong disciples ni Jesus, they found out that these disciples of Jesus were not giving their attention, that they were not practicing yung pong mga ginagawa ng mga taga-south. So they took fault. Kanya po, nung makita nila ito, kinausap po nila si Jesus. Sabi po sa verse 5, so the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Sabi po nila, Jesus, bakit hindi nila sinusunod yung mga tradisyon ng elders? Pwede naman nilang sundin eh. Okay? Kung gusto nila. Pero bakit hindi nila pwede naman silang mag-wash ng hen eh? Pero bakit hindi nila sinusunod? Now, I want you to understand this. Si Jesus po, sinusunod niya yung pong kautusan ng Diyos. Okay? Sinusunod po niyan. Pumupuntos po siya sa mga synagogue during the Sabbath. At sinusunod po ni Jesus yung pong kautusan ng Diyos. Pero po, hindi po niya sinusunod yung mga traditions ng mga elders. Jesus felt no obligation to keep the tradition of the elders. Though Jesus kept God's law. Okay? Kasi nga po he was a devout Jew si Jesus po. Now, kasi po bakit? Kasi si Jesus po nakita niya yung doon sa seemingly devotedness ng mga Hudyo, meron siyang nakita doon. At ang nakita po ni Jesus doon is hypocrisy. Hypocrisy. Doon po sa seemingly devotedness ng mga Hudyo, particularly the Jewish leaders, nakita po ni Jesus doon is hypocrisy. Okay? Kaya po ang tawag ni Jesus sa kanila, he called them hypocrites. Hypocrisy means they are double-faced. Dalawa ang mukha nila. Hypocrites, dyan po nakuha yung salitang artista. Okay? Kasi po yung mga artista nun, meron silang iba't ibang mukha na isusuot nila kung ano ang role nila sa pelikula, yun isusuot nilang mukha. That's the word hypocrites na ginamit ni Jesus. Na sila po ay mga double-faced. Habang ginagawa nila yung devotedness, quote-unquote devotedness, by following the
elders' tradition, Jesus saw in that hypocrisy. Okay? Why? Why? Kasi sa kanilang pagsunod doon, sa kanilang traditions, they seem to honor God. They seem to honor God, but ang nangyari, yung tradition po nila ay hindi na yung utos ng Diyos. Okay? Hindi na yung utos ng Diyos. Now, I want to give some teaching about man-made regulations and man-made traditions. Alam ho ninyo, yung pong mga man-made regulations can become traditions. Obviously, wala pong masama dun if you are trying to regulate a thing para po masunod ng mga tao ang kautusan ng Diyos, walang masama dun. At yung pong man-made tradition na yun, regulation, magiging tradition yan. Pero pag hindi po nag-ingat yung mga tao, posible po na yung tradition na yon ay kokontrahin niya yung salita ng Diyos. Lalong-lalo na, pag po yung tao ginagawa na lang niya yung tradition na hindi na po niya nalalaman kung bakit niya ginagawa yung tradition na yon. Okay? It will subvert God's law. Okay? Kanya po ang mangyayari sa isip nung pong gumagawa ng tradition na yon na ito ang iniisip niya na ito ang ipinag-uutos ng Diyos. Na pagkatapos niyang nagawa yung tradition na yon, sa kanya ang feeling niya, I'm okay with God. Pero ang totoo, ang nangyari sa halip na sundin niya yung kautusan ng Diyos, okay, nasusunod niya yung tradition. Okay? Yan po ang danger ng tradition. Pag po yan ay ginagawa na ng mga tao, ipapalit po niya yan doon sa mismong utos ng Diyos na dapat nagre-regulate lamang doon po sa pagsunod niya doon sa utos ng Diyos. Okay, yan po ang mahirap dyan. At yan po ang nangyari doon po sa mga religious leaders and most of the Jews at the time. They were equating their human traditions, which is man-made, to God's command. Okay? To God's command. Kasi po ang totoo ganito, ang bawat tao po merong tendency. Ang tendency, ang isip nila, by observing human traditions, they think they are keeping God's law. They are equating human rules to God's word. At kung papansinin po ninyo, marami pong adherents to the different world religions ang gumagawa niyan. And most religious people think like that. Okay? Sabihin po ninyo kung ano ang iba't ibang religions in the world. The Catholics do that. Okay? They have many ceremonies, they have many regulations. They think that when they do those regulations, they are obeying God. But they're not. Any religion in this world. Okay? Based yan sa mga man-made traditions. Okay? Na ang nangyayari, ito pang mahirap. No? Pag po yun po ang nangyari, sa halip na po yung tradition na yon ay makakatulong sa kanyang pag-ibig sa Diyos, ang kanyang puso habang ginagawa niya yung tradition na yon, lalapit yung kanyang puso, kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na mapalapit ang kanyang puso, mas nalalayo ang kanyang puso. Bakit? Kasi hindi na yun ang utos ng Diyos eh. Yun po ay salita na ng tao. Kaya sabi ni Jesus in reply doon po sa mga religious leaders, sabi niya sa verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Now, pansin po ninyo, ha? Okay? In keeping the traditions, ang tao po, ang puso niya, mas nalalayo po siya sa Diyos. Sa halip na lumalapit ang kanyang puso sa Diyos. Bakit? Kasi human rules na lang yung kanyang sinusunod. Okay? Pero pag ang isang tao po, ang sinusunod niya ay ang salita ng Diyos, alam mo ba na yung nangyayari? Lumalapit ang kanyang puso sa Diyos. Okay? Mas nalalapit ang kanyang puso sa Diyos. Bakit? Kasi kaya niya sinusunod ang salita ng Diyos dahil mahal niya ang Diyos. Kaya ang isang tao po na sumusunod talaga doon sa utos ng Diyos, mas nalalapit yung kanyang puso.
Pero ang sangkao pong sinusunod na lang niya ay mga traditions, mga regulations, mga ceremonies. Sa halip na lumapit ang kanyang puso sa Diyos, mas mahalin niya ang Diyos, mas nalalayo siya. Ganyan po ang nangyari sa mga tao nung panahon po ni Jesus. Kanya, okay, ang nangyari, yung daw pong kanilang pagsamba became vain. They worship me in vain, sabi ni Jesus. Bakit vain? Ibig sabihin ng vain na walang kwenta na. Wala nang dating sa Diyos yung pagsamba nila. Bakit? Kasi sabi niya, their teachings are merely human rules. Utos na lang ng mga tao. Okay? Utos na lang po yung mga tao. Yung kanilang sinusunod. Pero pag ang tao po sinusunod niya, talaga ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, lalapit ang puso niya sa Diyos. Mas iibigin niya yung Diyos. Now, I want you to apply this principle po. Okay? Alam mo ninyo, tayo meron tayong mga regulations. How we can keep our relationship with God. Ano bang regulation natin ginagawa sa church? Well, attending service. Reading the Bible. Attending our cell groups. Attending trainings. Offering. Yan po ay somehow, those are regulations that we do. Pero tandaan po ninyo, pag po ginagawa natin yan, dapat hindi nawawala yung essence. Hindi po nawawala yung meaning. Ginagawa po natin yan para mapalapit po tayo sa Diyos. Huwag po nating isipin na kung mo ginawa na natin ang mga bagay na yan, okay na tayo sa Diyos. Kailangan hindi nawawala yung linamnam ng pagsamba natin, yung purpose natin kung bakit natin binabasa yung Bible. Okay? Kaya tayo nagbabasa ng Bible para makilala pa natin ang Diyos, hindi lamang para masabing nagbabasa tayo ng Bible. Okay, kaya tayo nananalangin para po kausapin natin ng Diyos, para siya sa atin niya yung ating mga puso, ituwid tayo ng Diyos kung tayo nagkakamali, i-guide tayo ng Diyos pag tayo nangangailangan ng guidance. That is the essence of what we do. Kasi po, the moment na tayo po ginagawa natin yung mga bagay na yan, okay, na nawala na po yung essence and purpose, nagkakagaya po natin yung mga religious leaders. Yung pong relationship natin ay nataturn na into religion. Religion na lang yan. At makikita po ni Jesus sa atin, ang worship natin is in vain. Kanya po, I pray. No? Yan po ang minsan na kinakabahan po ako bilang pastor po ninyo kasi we have been through what we are doing for decades na. Ang mahirap po ganito, yung pong mga matatandang church. Alam mo ninyo, pumunta kayo sa Pilipinas, tingnan niyo po yung mga matatandang church. Yung mga noong pong hindi pa kayo pinanganak church na, halos wala na pong laman yan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung mga taong daroon, hindi nila binantayan yung kanilang mga puso. Kanya po, ang Diyos, nagtayo siya ng iba't ng mga bagong mga churches. Na talagang sincero yung kanilang pagsamba sa Diyos, sincero po yung kanilang paghahanap sa Diyos, at talagang mahal na si Jesus. Kaya po nagsulputan yung mga iba't ibang churches ngayon. Kasi po yung mga matagal ng church, namatay na. Kasi yung mga tao, naging religion yung Christianity nila. At posible po yung mangyari kung hindi po natin babantayan. Kaya po ingatan natin yung paggawa natin ng mga religious activities natin, quote-unquote. Okay? Sabi po ng Santiago chapter 1, verse 26, kung inaakala ninuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Dito, binabalaan po tayo ni Santiago na yun daw pag ang isang tao, iniisip niya, relihiyoso siya. Ibig sabihin, malapit siya sa Diyos, devoted siya sa Diyos. Pero hindi naman siya nagpipigil ng kanyang dila. Yung religion ng taong yon is vain. Okay? Yung kanyang dila, hindi niya pinipigilan.
Okay? Magsisimba siya. Pero pagkatapos niyang sumimba, yung dila naman niya kung ano ang sasabihin niya. Okay, sabi niya, that religion is vain. At kaya po, yung mga taong ito, kaya na-invento yung kanta nung araw eh. Banal na aso, santong kabayo, hi-hi-hi-hi. Na-invento po yan dahil po ganun ang nangyari. Okay? Religyoso sa simbahan, pero sa bahay, demonyo. Ay, hindi naman. Okay? Somehow, hindi nag-jajive, hindi nagkakatugma yung pagiging religious niya sa kanyang pagiging buhay. Bakit? Kasi nga po, hindi niya binantayan yung kanyang sarili. Akala niya, pag siya ay nagsimba na, akala niya, pag siya ay nagbigay na, hindi na nagawa na niya ang kanyang obligasyon sa Diyos. Pero, kailangan po, ipabuhay natin ang ating pananampalataya. At sino po ang mga delikado dyan? Yung pong matatagal na. Yung pong matatagal na sa Christian life. So that is the problem. And Jesus will see through a person's hypocrisy. Okay? Now, let's go to the next point. Okay? Pangalawang makita natin dito, si Jesus po re-establish niya yung God's command para po ma-subvert niya yung man-made traditions. Si Jesus po, pansinin niyo, kinilala pa rin niya yung original na utos ng Diyos para po ma-subvert niya, para mabunot niya yung man-made traditions na nagpapaalipin sa tao at nagnanakaw po ng honor po ng Diyos. Okay? Mula sa mga sumasamba sa kanya. Dito makita natin, inakusahan po ni Jesus yung mga religious leaders tungkol sa kanilang wrongdoing. Okay? Okay, inaccuse po sila ni Jesus. Inaccuse sila sa kanilang maling ginagawa by their traditions. Okay? Kaya sabi niya sa verse 9, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions." Pansin niyo, sabi ni Jesus, "You have a fine way of setting aside the commands of God." Ang gagaling ninyo, sabi ni Jesus. Ang gagaling ninyo sa santabi ng kautusan ng Diyos para lamang, okay, ma-set up ninyo yung tradition ninyo. Paano, anong ginawa nila? "For Moses said, honor your father and mother, and anyone who curses father or mother is to be put to death." Now, pansin nyo, itong original na utos ng Diyos. Ito po yung fifth commandment about honoring the parents. Ang Diyos po, seryoso siya sa kanyang command na ito. Pansin nyo, may death penalty. Seryoso ang Diyos. Okay? Pero ito po mga religious leaders, isinantabi nila ito. Okay? Biruin mo, sabi ng Diyos, honor your father and mother. At sino mang sumumpa sa kanyang nanay o tatay will be put to death. That's how serious God is. Okay? But these people laid it aside. How? By their korban tradition. Ano yung korban tradition? Okay? Yung korban tradition, ganito. Nagbigay po ng tradisyon yung mga religious leaders. Nasabi nila, pag ikaw, meron kang itutulong sa iyong mga magulang, pwede mong i-devote yan sa Diyos. I-declare mo na yan ay korban. Ibig sabihin ng korban, okay, na yung bagay na pwede mong itulong sa iyong mga magulang para i-honor mo sila, devoted na yan sa Diyos. At dahil dinevote mo na yan sa Diyos, okay, wala ka ng obligasyon sa iyong mga magulang kasi dinevote mo na yan sa Diyos. That's how they invalidate the original intent of God. Sa Diyos, ang gusto niya ito, i-honor nyo ang inyong parents by word and deed. Hindi lamang sa word. Hindi lamang igagalang nyo sila, kundi by your actions. No? Suportahan nyo sila pag matatanda na yan. Okay? Pero anong ginawa ng mga religious leaders? Ganito, ang anumang maitutulong mo sa iyong magulang, sabihin mo, korban na yan. Nakaalay na yan sa Diyos. And by that, ano nangyari? Then, sabi ni Jesus, you no longer let them do anything for their father or mother. Actually, pwede naman eh.
Okay, pwede kang mag-devote ng iyong kayamanan sa Diyos, pero pwede naman na tulungan mo pa rin ang iyong parents. Pero dahil sa tradisyon ng korban, winalang halaga nila ang kautusan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, thus you nullify the word of God by your tradition. Okay? That you have handed down, and you do many things like that. Jesus said, by doing that, they nullified the word of God by their tradition. Okay? Yung good intention ng Diyos was made void. Okay? Anong intention ng Diyos? Itong mga bata, they will honor their parents by supporting them in their old age. Pero because of their tradition, that good intention of God was made void. Okay? In fact, ang nangyari po, dito po sa korban tradition na ito, naging strategy yan ng mga Hudyong iba-isip para po yung mga kayamanan nila ay maingatan nila until they die. Naging strategy yan. Anong ginagawa ng mga Hudyo? Sabi nila, para yung kayamanan nila hindi mabawasan. Habang buhay nila, may enjoy nila yung kayamanan ko nila. Ang ginawa nila, yung kayamanan kong ito, korban na yan. Inialay ko na yan sa Diyos. Kaya anumang maitutulong ko sa inyo, anumang maitutulong ko dun sa mga nangangailangan, especially to my parents, nay, tay, yung pong lahat ng kayamanan ko, nakakorban na po yan hanggang sa mamatay ako. Kaya wala na kayong asaan sa akin. Strategy na lang yan. Pero ang totoo, hindi naman nila tinutupad yan. Okay? Ang nagmo-motivate po sa kanila is greed. Dineclare nila, pero hindi naman po nila actually ginawa. That's what tradition made. Now, ito po ang religion. Ang religion po, yung mga nagpa-practice ng ceremonies, pansinin po ninyo, ang karaniwang nangyayari, naghahanap po sila ng butas sa kautusan ng Diyos para hindi nila ito gawin. That is a religion mindset. A person has a religious mindset, ganito, instead of obeying the word of God straightforwardly, directly, specifically, yung pong merong religious mind, ahanap siya ng butas para po hindi niya gawin ang pinag-uutos ng Diyos. Religious mind po yan. Okay? Okay? Huwag naman sa anong mangyari dito sa ating project. Ano? Nag-pledge. Huwag naman sa anong merong nag-pledge. Pero hindi naman yan tutuparin. Huwag naman mangyari yun. Ano? Ano ko lang ito? Paalala ko lang. Siguro pasaring ko lang ito. Oh, ipinledge ko na yan. Pero hindi naman niya tutuloy. Huwag naman sa anong mangyari yung ganun. Pero ganun po ang religious mindset. They're always looking for a loophole, butas, dun sa utos ng Diyos para hindi nila ito masunod. Okay? Alam niyo ho ba? Ganyan po karaniwan nangyayari doon sa mga pinipilit nilang i-justify sila ng Diyos. Patawarin sila ng Diyos through their own works, through the law. Yung pong mga tao na iniisip nila na sila'y patatawarin ng Diyos by keeping the law or by their good works, ganyan po ang nangyayari sa kanila. Naghahanap sila ng butas para mabawasan nila, mapagaan po nila yung utos ng Diyos. Ganyan po ang mga religious mind. Pero alam po ninyo, ang tradition po are good. They are helpful. Pwede pong maging tulong, beneficial ang tradition. Kailan? When they magnify the works of Christ for us. Traditions can be good. They could be beneficial when they magnify the works of Christ for us. Sa New Testament po, meron ding mga tinutupad na tradisyon yung mga Christians. Okay? Meron din po. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 2, sabi po ni Paul, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I passed them on to you. Meron din po mga tradisyon yung mga Christians. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, sabi po ni Paul, so then, brothers and sisters, stand firm and hold on to the traditions which you were taught, whether by word of mouth or by letter from us.
So ano yung mga tradition na yun na makatulong po sa ating mga Christian? Okay? Yun pong mga tradition that will magnify the works of Christ that He has done for us. Yun po. Halimbawa, the Christian, the two Christian sacraments, yung pong communion, that is a tradition. Okay? The communion helps us in our faith in Christ. Kasi yung communion o yung pong Lord's Supper yan, in-institute po yun ni Jesus at pinagagawa niya sa atin, that is a tradition, that is a ceremony, pero it helps us in our faith in Christ. Okay? When we celebrate communion, sabi ni Jesus, remember me. Remember my suffering for you. Remembering my love for you. I gave my life for you. I gave my body for you. I shed my blood for you. It helps us focus our minds on what Jesus did for us. And that is good. And every time we do that with the right heart and in the right mind, our faith is focused on Christ. And that is good for us. Okay? Yung isa pa, yung water baptism. Yung water baptism po, it is a reminder. Yan po ay ginagawa ng lahat, sa lahat po ng mga sumasampalataya kay Jesus. When a person repented of his sins, pag siya po ay sumampalataya kay Jesus as his own Lord and Savior, the ritual is, the ceremony is water baptism. Why? Because it helps us to know what we are now in Christ. Kasi ang baptism po is a symbol that what happened to Christ has happened to us. That's what water baptism is. Kung papaanong si Jesus ay namatay, tayo po ay namatay na sa ating dating pagkatao. At kung papaanong pong si Jesus ay inilibing, tayo rin po yung dati nating pagkatao ay nalibing ng kasama si Jesus. At kung papaanong si Jesus ay nabuhay na mag-uli, tayo po ay nabuhay na rin sa isang bagong buhay. Kaya baptism helps us in our faith. At siyan po ay nakatutulong sa atin. Pero pag ang isang tradition po na man-made, sa halip na makatulong po tayong malapit po sa Diyos, ay nalalayo tayo, we are not obligated to do it. We are not. Okay? Kasi bakit? Lalayo ka layo sa Diyos eh. Mapapalayo ka eh. Naalala ko, meron tayong isang kasama noon nung pong nagsisimula kami sa Lord's Way. Yung family niya were Catholics. At nung makilala po niya ang Panginoon through our ministry, ay yung tatay niya kinausap siya. Anak, sabi niya, nag-iba ka na pala ng religion ngayon. Sabi niya, baka malayo ka sa Diyos. Sabi niya. Tang, sabi niya, actually, hindi po ako napalayo sa Diyos eh. Tang, ngayon po, pakiramdam ko, malapit na malapit ako sa Diyos. Okay? Iniwanan po niya yung kanyang nakalakhan na nabuhay sa tradisyon, nabuhay po sa ceremony, at nakilala niya si Jesus. At ang naramdaman niya, hindi siya nalayo sa Diyos, kundi nalapit. Well, anong tawag doon? Relationship. Not religion. Okay? At siyan po ang nangyayari sa lahat ng nakakakilala kay Jesus. They have a relationship with the living God and they are free na liberate po sila doon sa mga ceremonies na maaring walang katuturan sa kanilang relasyon sa Diyos. At ganyan po, by the way, ang nangyari kay Apostle Paul. Okay? Si Apostle Paul po, ito ang nangyari po sa kanya. No? Sabi po niya sa Galatians chapter 1 verse 13 and 14, "For you have heard of my former way of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral tradition." So dito po, pansin niyo si Pablo. Sabi niya, nung napaka-religious niya, batay sa kanyang Judaistic religion, he was persecuting the followers of Jesus. Ganyan ang ginagawa ng religion. Pinepersecute ng mga religious people yung mga tunay na sumasampalataya na merong relasyon sa buhay na Diyos. Why? Pinepersecute nila. Kasi akala nila they are right. And they are depending
dinidepende na yung kanilang religion. Okay? Pero ang totoo, their religion does not add up in a living relationship with God. Ganyan po si Pablo. Kaya anong nangyari kay Pablo? Nung pong makilala niya si Kristo, okay, iniwanan po niya ang lahat ng ito. Sabi niya sa verse 15, "But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me," ano pong nangyari? Pinreach na po niya si Jesus. Okay? Pinreach na po niya si Jesus. Ano ang nangyari doon sa kanyang religion? Ang kanyang religion actually, yung kanyang Judaistic religion, nagkaroon ng meaning. Nagkaroon ng kahulugan. Kasi yung mga regulations, yung mga ceremonies na yon, they point to Jesus. Actually, kung titingnan po ninyo yung mga religion, yung mga religious activities po nila, yan po ay mga paraan nila para malapit sila sa Diyos. Pero yan po, without Jesus, are nothing. Kaya pag isang tao po, nakilala niya si Jesus, okay? Yun pong mga ginagawa niya, magkakaroon ng kahulugan. Kasi si Jesus po ang talagang isinugo ng Diyos para tayo malapit sa Diyos. Kaya pag ang isang tao nakilala niya si Jesus, nagpakilala si Jesus sa kanya, yung pong mga religious activities niya, posibleng iwanan niya kung ito po ay hindi naayon sa kautusan ng Diyos o posible pong magkaroon ng meaning at tuluyan ng itong iwan eventually. Okay? And that is relationship. Okay? Kanya po mga kapatid, yan po ang babantayan natin. And once we are in Christ, pag na kay Kristo na po tayo, meron man tayong gagawing mga regulations, meron man tayong mga traditions like the Lord's Supper, like the baptism and going to church on Sundays, attending ourselves, bantayan po natin ang ating mga sarili. Na huwag nating makakalimutan ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ginagawa natin ito para po mapalapit tayo sa Diyos. Ma-maintain natin yung ating relationship sa Diyos. At tanggapin natin yung mga biyayang nakalaan sa atin through Christ. Kaya po natin ginagawa yung church, cell group, devo, giving, ano pa mang ginagawa po natin sa church ay para po ma-maintain natin ang ating relationship sa Diyos. Hindi po para sabihin natin, o yan, nagawa ko na yung katungkulan ko sa Diyos. Pwede na akong mabuhay ngayon yung gusto ko. Eh really, yun yan. Parang yung nagsimba ka, pagkatapos mo magsimba, hanapin mo na yung kasugalan mo. O kaya, pagkatapos mong nagsimba, hahanapin mo na yung kainuman mo. Eh, patay ka dyan. Religion na yan. Religion na yan. So, sabi po ni Apostle Pablo sa Colossians chapter 2, verse 8, ito po ang sabi ni Paul. "See to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition, in accordance with the elementary principles of the Word of God, rather than in accordance with Christ." Pansinin po ninyo, sabi ni Pablo, nagbigay po siya ng warning sa mga Christians sa Colossae. Sabi niya, "See to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition." Ingat kayo, sabi ni Pablo, kasi yung mga human tradition na yan, na base sa philosophy at empty deception yan, yan ay nakapang-aalipin. It enslaves a person. Okay? Ingat kayo dyan. Kaya sabi niya, rather than in accordance with Christ. Kay Christ naman, kay Christ, pag ginagawa mo yung mga bagay ayon sa utos ni Christ, they liberate. Nakapagpapalaya po yan. Nakapagpapalaya ng konsyensya, nakapagpapalaya ng pusong nagkasala, nagpapalaya po yan. Pero ang human traditions, nang aalipin yan. Okay, sa halip na mapalapit ka sa Diyos, malalayo ka kasi iniisip mo, nagawa mo na yung katungkulan mo eh. Pero ang totoo, nagawa mo, ceremony. Okay? Kanya po, mga kapatid, yan po ang gusto kong point out sa inyo. So,
parting ito. Now, going back doon sa issue of defilement. Okay? Doon sa issue of cleansing. Okay? Balik po tayo doon kasi yun ang issue dito sa passage nito na inaano ni Jesus sa mga Pharisees. Now, what makes a person unclean? Or how can someone be cleansed from his uncleanness or defilement? Now, dito po, kinorek ni Jesus yung pong view ng mga elders regarding uncleanness or defilement. Okay? At sinabi po ni Jesus sa kanila, ang tao, sabi niya, cannot be defiled from the outside in, but from the inside out. Yan ang sabi ni Jesus. A person cannot be defiled, okay, from the outside in, okay, rather, he will be defiled from the inside out. Yun po ang sabi ni Jesus. Sa madaling salita, ang isang tao, hindi siya madudumihan by violating external rules like washing your hands or like food. He cannot be defiled by violating those rules. Okay? Why? Because yun po, ma-eliminate yan through natural processes. Halimbawa, pagkain. Okay? Kumain ka. Kahit na marumi yung kamay mo, hindi ka unwashed hands, ceremonial unwashed hands. Yung kinain mo, hindi naman yung papasok sa puso. Kundi yan, papasok yan sa tiyan, and then there is the digestive processes, and then lalabas yan sa katawan. So, hindi ka madi-define ng mga kinakain mo o yung mga kamay kung unwashed hands. Okay? Rather, sabi ni Jesus, kaya sabi niya, don't you see, are you so dull? Sabi niya sa mga alagad, don't you see that nothing that enters a person from outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body? Yan ang sabi ni Jesus. In saying this, Jesus declared all fools clean. So, a person cannot be defiled from outside in, but from the inside out. So, what defiles a person? Ang nagpaparumi po sa tao ay yung lumalabas sa kanya. Bakit? Kasi yan ang galing sa kanyang puso. Kaya from the inside out. Okay? By the way, ang salitang defile po dito is, gusto ko yung meaning ng amplified translation, is dishonor. Defile here means dishonor. Okay? And what? Dishonor sa man? Sabi ni Jesus, he went on, sabi niya sa verse 20, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All this evil come from inside and defile a person. Lahat daw po ng kasamaang yan will dishonor a person. Okay? Halimbawa, ang isang tao, he indulges in yung evil thought niya to be sexually immoral. Ginawa niya yun. Okay? He will be dishonored by what he does. Okay? Yung tao, yung evil thought niya na magnakaw, na manloko, ginawa niya yun. That will dishonor a man. Madidefile siya. Madudungisan yung kanyang karangalan. Magnanakaw pala yan eh. Mangangalunya pala yan eh. Okay? Tapos kung ano pa, yung greed. Yung sa puso ng tao, merong greed. Okay? At yun po ay sinunod niya. Pag, dahil sa greed, mangluloko siya ng mga tao, ganito-ganito. At pag nabalitaan niya ng mga tao, talaga palang masamang tao yan eh. That will defile a person. That will dishonor a person. Okay? So, lahat ng iyan, sabi ni Jesus, nanggagaling sa loob. Kaya, at dahil nanggagaling yan sa loob, para maging malinis ang tao, kailangan malinis yung loob, hindi yung labas. Yan ang sabi ni Jesus. Pero yung pagkain, yung ceremony, hindi yan nakakarumi. Okay? Hindi yan makakarumi. Okay?
kundi makakarumi yung nanggaling sa puso na ginawa sa buhay. Yung galing sa loob at ginawa niya sa buhay, yan ang magpaparumi sa kanya. Yan ang magpaparumi sa kanyang reputasyon. Yan ang magpaparumi sa kanyang, sa paningin ng mga tao sa kanya. Kanya po, okay, ang tao naman, so anong kailangan? Kailangan malinis yung kanyang puso. Yan ang magagawa lamang ni Jesus. Ang malinis ang puso ng isang tao. Or else, pag hindi nalinis ang puso ng isang tao, kahit na gumagawa siya ng mga religious activities, tandaan nyo, Jesus looked through the hypocrisy. Kasi worship should comes from a pure heart. Because those who are pure in heart, they will see God. So the heart should be cleansed. Then, how can a heart be cleansed? Yan po ang ginagawa ni Jesus, by faith. Sabi po ni Peter sa Acts 15 verse 9, the heart is purified by faith in Christ. Sabi po ni Peter, he did not discriminate between us and them, for he purified their hearts by faith. No? Ito sinasabihin ni Peter, yung kanyang kapwa Hudyo. Okay? Sabi niya, yung mga Gentiles, noong nagpipreach ako ng gospel sa kanila, okay? Habang pinipreach ko si Jesus sa kanila, bumagsak ang Holy Spirit sa kanila. At tinanggap din sila ng Diyos. Bagamat sila ay Gentiles, marurumi sila sa paningin natin. Pero ang Diyos, while they were listening to the gospel about Jesus, the Holy Spirit was poured out on them. And God purified their hearts by faith. Ganyan po nililinis ng Diyos yung puso ng tao. At pag po nilinis ng Diyos ang puso ng tao, it will be instant yan. Instant po yan. Tulad po ng lalaking ketongin, na ketongin po siya, lumapit siya kay Jesus. Sabi po niya kay Jesus, Jesus, if you are willing, you can make me clean. And Jesus, sabi po ni Jesus, okay, I am willing. Hindi po niya yung ketongin and then yung ketong niya, yung uncleanness niya, yung karumihan niya, na wala instantly, immediately. That's how Jesus cleansed a heart. Not by rituals, but by faith in Jesus. At yan po ang sinasabi ni Mark. Si Mark illustrate niya itong power ni Jesus to cleanse a person's uncleanness. In-illustrate ni Mark to. Kung babasahin po ninyo yung mga unang kwento ni Mark, doon po sa chapter 6, yung mga tao po na iba't iba na po yung sakit, karamdaman, mayroong inaalihan ng demonyo, mayroong mga ketongin, mayroong po mga physical sickness. Nilalapit po nila kay Jesus yung mga tao at nakikiusap po yung mga tao na mahipo kahit na yung laylayan ng damit ni Jesus. At anong sabi ni Mark? Lahat daw po ng nakahipo ng laylayan ng damit ni Jesus were healed instantly. Pinapakita ni Mark, only Jesus can cleanse a person from their uncleanness. At yan din po ang pinakita ni Mark din doon sa mga sumunod na kwento niya after dito po sa passage natin, na merong isang Gentile woman, okay, ay a Syrophoenician by birth. Yung po mga taong ito, mga Gentile woman are considered unclean by the Jews. Nandito yung Gentile woman nakikiusap sa kay Jesus dahil yung anak po niya ay inaalian ng masamang espiritu. Pero sabi po ni Jesus sa kanya, ganito, pero po dahil sumampalataya sa kay Jesus, sabi ni Jesus, dahil ganyan ang pananampalataya mo sa akin, muwi ka na. Dahil yung anak mo ay magaling na. At umuwi nga po yung babae, nakita niya yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo, nasa matinong pag-iisip na po siya. Lumayas na po yung masama, maruming espiritu sa anak niya instantly because of her faith in Jesus. Kaya po mga kapatid, yan po ang nagagawa ni Jesus. Pastor, ako matagal na akong Christian. Maring tinatanong niyo, pwede po ba yan pahit na sa mga matagal ng Christian? Yes! Lahat po tayo, kahit na po Christian tayo, nagkakasala pa rin po tayo. Sa isip, sa salita,
at sa mga ginagawa natin. And we need washing. Okay? How can we wash from our uncleanness? When we come to Jesus, we can be washed. Maaari pong meron tayong kasama ngayon. You have lumaki ka sa isang religion and puno ka pa rin, pero puno ka pa rin ng guilt. Naghahanap ka ng ano ang makapaglilinis sa iyo. Sinamahan mo yung relihiyon na ito, sinamahan mo ito, marilihiyon na ito, ginawa mo yung seremonyang ito, pero still, mabigat pa rin ang iyong kalooban kasi nararamdaman mo ang iyong guilt. Well, I want to ask you, go to Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Siya lamang ang makapaghuhugas ng anumang karumihan na nararamdaman mo sa iyong sarili ngayon. Yung kanyang dugo ang siyang panlinis sa ating mga kasalanan. Yung kanyang dugo ay may kapangyarihan para linisin ang anumang maruming kasalanan. At siyan po maging sa ating mga Kristiyano. Kaya po ngayon pong umagang ito, ano pong defilement, guilt, sin, uncleanness ang gusto ninyong malinis kayo ng Diyos? Only the blood of Jesus can cleanse you from our sin. Okay? Hindi po religious rituals. At ingat po tayo sa paggawa natin ng mga religious traditions natin. Ingat po tayo dyan. Na hindi natin nawawala yung essence, yung purpose. Okay? At ingatan natin yung ating sarili na maging religion yung ating relationship sa Diyos. Worship God with all our hearts. Worship God sincerely. And then I will end with this verse, the 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Sabi po ni Apostle Pablo, and that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Diyan po binanggit ni Pablo yung iba't ibang mga kalagayan, kasalanan ng mga taga-Korinto. Meron ng mga sexually immoral, meron ng mga idolaters, meron na pong mga homosexuals at iba-iba na. Pero sabi po ni San Pablo, ganyan kayo dati. But you were washed, sabi niya, you were sanctified. Ibig sabihin sang sanctified, you were set apart for God's purpose. You were justified, pinawalang sala na kayo in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. And that's how we can be cleansed from every defilement. Let's go to Jesus. And in His name, we pray. Amen. Panatilihin nating fresh ang ating love, devotion, relationship po kay Jesus. Yan po ang commitment natin ngayon pong araw na ito. Let us make that commitment. Aming Amang Diyos, kayo po ang buhay na Diyos na nagpapakilala sa aming mabuti, ganap, banal na Diyos. Nababatid po ninyo ang lahat ng puso ng tao. Nababanaag po ninyo ang kaila-ilalimang puso po ng isang tao. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigay po ninyo si Jesus sa amin para po maging kumpletong tagapagligtas siya. Siya ang naglilinis ng aming mga budhi pag kami po ay nagkakasala o pag nakakaramdam po kami ng guilty feelings. Titingin lamang po kami sa Kanya at naiibsan po na huhugasan ng aming mga puso, ang aming mga konsyensya. Ngayon pong umagang ito ay dahil mahal na mahal po ninyo kami at kayo ang napakabuting Diyos at si Jesus na iyong anak ay mahal na mahal kami at minahal kami sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Ang commitment po namin ay mamahalin din po namin kayo, si Jesus, ng buong puso higit sa lahat.
Babantayan po namin ang aming relasyon sa iyo na ito'y maging fresh. Hindi po maging ritual. Hindi po maging religion ang aming relationship. Kundi maging buhay at fresh. Namamahalin po namin kayo ng higit sa lahat ng anumang bagay dito sa lupa o anumang relasyon dito sa lupa dahil kayo po ay karapat-dapat. At sa inyo pong espiritu, sa inyo pong biyaya, ay tulungan po ninyo kami na aming matupad ang aming pong commitment na yan, aming Amang Diyos. Pinapanalangin ko rin po yung sino mang kasama namin ngayon sa service na ito na wala pang personal na relasyon po sa iyo through faith in Jesus Christ. Pagod na po siya marahil sa mga religious activities pero walang freshness, walang real experience with the living God. Kayong pong umagang ito, I pray, may you reveal Jesus to this person. Nang sa ganon, magkaroon siya ng living relationship with the living Savior at ma-enjoy po niya ang buhay na ito at ang buhay na darating. Nakilala niya, kasama niya, at na-enjoy niya ang Diyos na buhay. Marami pong salamat aming Ama. Ito po ang aming panalangin po sa inyo sa pangalan po ni Jesus na iyong anak. Amen. Amen. So be it. Let it happen, Lord, as we have prayed. Maraming salamat po sa Diyos at God bless you po. Tapos na po ang ating